Epektibo na ngayong araw ang ipatutupad na expanded number coding scheme sa National Capital Region. Umaasa naman ang Metropolitan Manila Development Authority na makatutulong ito para mabawasan ng 20% ang nararanasang bigat sa trapiko lalo na tuwing rush hour. Si Bea Bernardo sa detalye. Papatupad na expanded number coding scheme sa Metro Manila. Ibig sabihin, dalawang beses na sa isang araw magpapatupad ng coding sa mga malalaking kalsada katulad ng EDSA. Magsisimula ito ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 naman hanggang alas 8 ng gabi. Hindi papayagang makabiyahe sa mga nasabing oras ang mga plakang nagtatapos sa 1 at 2 tuwing Lunes, 3 at 5 naman tuwing Martes, 5 at 6 tuwing Miyerkules. Tuwing Huwebes naman ay bawal ang may plakang nagtatapos sa 7 at 8 habang 9 at 0 naman kapag Biyernes. Inaasahan ng Metropolitan Manila Development Authority na makakatulong ito upang mabawasan ng 20% ang trapiko sa mga malalaking kalsada sa NCR tuwing rush hour. Unti-unti na kasing bumabalik sa pre-pandemic status ang bilang ng mga sasakyan sa Metro Manila. Bago magka-pandemya, nasa mahigit 400,000 na mga sasakyan ang dumaraan sa EDSA kada araw. Ngayon, pumapalo na ito sa 387,000 kada araw. Pero inaasahan pang lulobo ang bilang nito hanggang 436,000 kada araw. Ayon kay MMDA Acting Chairman Engineer Carlo Di Mayuga III, simula sa Lunes, tatlong araw na magkakaroon ng dry run para ipaalala sa mga tao ang expanded number coding scheme. Pero sa August 18 ay magsisimula na silang manghuli ng mga lalabag. Exempted naman sa number coding ang mga public utility vehicles, transport network vehicle services, motorsiklo, garbage trucks, fuel trucks, fire trucks, ambulansya, mga marked media vehicles at mga motor vehicles na may mga dalang essential goods. Bea Bernardo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.